Hi guys! Rochi Vlog from Hong Kong. So yun guys, nakagawa ko ng videos ngayon. Ng matinong video. Dahil dito po sa Hong Kong is wala pa akong work ngayon. Simula pa ng 27. So nag-antay po ako ng bago kong visa. Pasok po ako sa bagong amo ko. Meron po talagang times na yun, terminate break contract dito sa Hong Kong. Hindi naman po kasi lahat pinapalad. Na ano, although mabait naman yung naging amo ko, kaso siguro hindi kami tugma. Way lang ni God sila para makarating ako dito sa Hong Kong. So yun. Hirap po din na wala kang work dito, magbo-board ka, magbabayad ka ng pagkain mo araw-araw, saan mo kukunin, stress kung makakahanap ka pa ng amo. Pero thankful ako kasi pagka ano pa lang sa akin ng amo ko, naghanap ako agad ng employer dito. Tapos inantay ko na lang na makababa ako sa dati kong amo. Yun, thanks God naman at mabilis lang yung process ng sa akin pagkuha ko na ulit ng bagong visa para makapagsimula ulit sa bago kong amo. Sana maging okay na ako. Kasi first time ko po talaga mag-abroad. First time ko po talaga mangamuhan. Kasi sa Pilipinas, hindi naman po talaga ako. Actually, hindi ko pa talaga ano gamay ang gawain bahay. Sa totoo lang po. Kasi ang work ko po doon is medyo okay naman sa casino. Yun. Siguro will na rin po to ni God na matutunan ko lahat-lahat. Yung mga trabahong bahay at pag-alaga sa mga anak. Yun. Tapos, yun po. Ang hirap po na ang hirap po palang maging OFW. Na akala nila siguro yun sa Pilipinas nakikita nila nagpo-post ka nang masaya ka. Nagpo-post ka na kung saan-saan kayo nakakarating, ganyan. Pero deep inside po, pinapasaya lang po talaga ng OFW ang kanilang in-enjoy lang po talaga nila yung pag-stay nila dito kasi tuwing Linggo lang din naman ang day off. Salamat dito may day off, ganyan. Doon lang po namin kunyari masaya, masaya ka, pero deep inside, hindi. Kasi minsan may meron naman times na naalala ka lang ng pamilya mo kamustahin pag malapit na yung sahuran. Real talk lang po yun. Real talk. Marami pong ganun. Kaya ini-enjoy lang po dito yung pagtuwing day off. Akala nila pag nagpo-post ka, uy, yun lang pala yung ginagawa niya dun. Ganyan-ganun. Kaya ganyan. Yung mga chismos na feeling nila, mararamdaman nyo pag nandito kayo o pag nang ibang bansa kayo, doon nyo lang malalaman kung gaano kahirap maging OFW. Yung mga nararanasan nyo sa Pilipinas, yung paglilinis nyo sa bahay nyo, hindi yun sapat sa mga amo pag dumating ka dito. Hindi yun sapat. Yung paglilinis, iba ang standard nila. Yun. Kaya yung mga bashers dyan, na feeling mga perfect sa buhay, huwag po kayong mag-judge. Kasi meron po talaga na, hindi lang naman ako ang nakaranas ng gantong problema. Mas worst pa. Meron po talaga siguro na hindi kayo magkatugma ng employer mo. Or daan lang din siya ni God. Kasi mas may much better na mapupunta sa'yo. So yun, masakit lang sa loob ko na yung mga taong feeling mo, kakampi mo, papagsabihan mo ng problema mo, ganun, ibabackfight ka rin. Kahit hindi mo kausap, ganun, hindi mo sila naging kausap, pag nalaman nila, i-judge ka agad nila, ganun. Pag hindi mo napagbigyan, masama ka na.
Meron din po kaming pamilya na sinusuportahan. May mga utang. May mga utang din kami na kailangan mas unahin. Yun. Nakasama lang po ng loob na yun nga, kaibigan, kaibigan ang turing mo. Pero ibabackfight ka pa rin nila. May masasabi at may masasabi pa rin sila sa'yo. Alam ko may mali ako. Naamin ko yun. Pero yung mga sinasabi nila, nakakasama lang ng loob. Kakamustahin ka, oh, ano nangyari sa'yo? Ganto, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos mababalitaan mo, uy, ganyan, 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 ganyan. Hindi niyo po alam kung ano po talaga ang buhay maging OFW. Swerte mo pag nakasundo mo yung amo mo. Swerte mo pag pamilya ang turing sa'yo. Swerte mo din kung isang mali mo is okay lang sa kanila. Ano ba yun? So, pero thankful pa rin ako. Lagi akong nasa church ngayon. Nandito ako sa Hong Kong. Dito ko nakita yung presensya ni Lord. Na may totoong God. Kasi nung nasa Pilipinas ako, evil. Evil yung tinatahak ko doon sa Pilipinas. Lagi ako nagiinom. Nagsusugal. Na mas inubos ko pa yung oras ko sa mga ganung bagay kesa makasama ko yung mga anak ko. Kaya pagdating ko dito, homesick talaga ako sa mga anak ko. Doon mo ma-realize na sana nung nandun pa, yun, nandun pa ako sa Pilipinas. Puro ganun nga, evil yung ginagawa ko. Dumaig sa akin yung evil na mga gawain. Hindi naman sa ano. Na hindi ko masyadong binigyan ng importansya yung mga anak ko na konting araw na lang, konting buwan na lang, hindi ko na sila makakasama. 2 years na ulit. Kaya pagdating ko dito, dito ako linggo-linggo nag-church. Dito ko natututunan yung maging malapit kay God. Kasi si God lang talaga yung makakatulong sa mga problema mo. Sabi nga na pastor namin, hindi ka bibigyan ni Lord ng problema na hindi mo kakayanin. Pero yung mga problema mo, sa kanya mo lang sabihin. Kausapin mo siya. Ganon, sabi ng pastor namin. Kasi lahat ng problema mo, pag sinabi mo sa, even doon na kamag-anak mo, kaibigan mo, malapit na kaibigan mo, wala pa rin. Yun nga, pagsasabi pa rin. Kaya mas mabuti pang keep your problem. Say to the God, your problem. Yun. Niyak lang.
ang hirap po na maging marami kang iintindihin na, lalo na sa gantong sitwasyon na mawalan ka ng trabaho dito. Isipin mo na lang, uwi ka na lang, uwi na lang ako. Kaya lagi isipin mo rin, uuwi ka, wala ka pang napapatunayan. Lalo ka lang pagtatawanan. Pagtatawanan ka lang ng mga taong mapanghusga. Kaya marami akong mga dito, hindi mo sila nakasama ng matagal. Dito mo lang sila nakilala, kapwa OFW mo. Pero dito mo makikita yung presensya nila na talagang hindi ka nag-iisa sa panahong gantong sitwasyon. Maraming tutulong sa'yo na alam nila yung buhay OFW na sinasabi. Na laging sinasabi na huwag kang sumuko. Focus your dreams kung bakit ka nandito. Kasi gusto mo mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga pamilya mo. Ignore mo yung mga taong toxic sa buhay mo. Huwag mong pansinin yung mga sinasabi nila sa iyo. Yun yan. Work hard. Kaya yun, laban lang. Sigad lang talaga yung mga katulong. Dito ko talaga napatunayan yung presensya ni God. Yung nag-iisa ka lang. Pero lahat naman ng mga hiniling ko kay God talagang binigay niya sa akin. Wala naman naging problema. So yun, thanks talaga. So, yun. Ito po kasi ginawa ko ng videos na to. Baliw lang. Iiyak tas tatawa. Para malaman din ng mga friendship ko kono. Wala. Yun na yung ano nila. Yun na yung chu-chu-chu-chu nila. Wala na tayong magagawa dun sa mga ganong klaseng mga judgmental na mga tao. Mga feeling perfect sa buhay. Wala na lang. Yun. Focus na lang sa bagong journey ng buhay dito sa Hong Kong. Lesson learned kung ano man yung nangyari. Kapit na lang, sabi nga nila. Kapit lang kay Lord. At si God na yung bahala. Sa lahat. At huwag magtanim ng galit. Yun. Yun na yun. So, yun guys. Thank you for watching my walang kwentang vlog. Gusto ko lang pong maano yung sarili ko. Thank you po.